before, ang dami kong apprehensions being in another network, being with GMA. Siyempre, we all know that Star Cinema is an ABS-CBN production. So, I was wrong with all my parang wrong feelings before towards the, you know, working with the people inside Star Cinema and ABS-CBN. Parang wala rin silang kinaiba dun sa mga nakakatrabaho ko sa GMA. So, which makes the working atmosphere lighter. And talagang sobrang, with regards to Direk Cathy, sikat kasi has been with Direk for the longest time, quite some time already, ang dami nang nagawang movies. And na-feel ko yung na-feel ni Kat every project na akala natin, we actors, akala namin okay na yung binibigay namin at some point sa mga projects that we do. But with Direk Cathy, there's more to you eh. That's what I've discovered na she saw something in me that's more than what I know of myself. Wow, okay. So parang Transformers, more than meets the eye? Yes po. Oh, napasok yung Transformers. Okay, so as seen in the trailer, it's the movie's about the OFWs in Hong Kong, right? So, the realities. Can you just tell us what are the character journeys of Ethan and Joy being OFWs in the movie? Without, of course, telling the whole script na. Yes? Okay. So, si Joy, isa siyang domestic helper sa Hong Kong, and then para sa kanya talaga parang stopover lang ang Hong Kong kasi gusto niya talaga, dream ni Joy madalang buong pamilya niya sa Canada until nakilala niya itong si Ethan, hanggang sa nabago lahat simula nang nakilala niya si Ethan. Pero yes, ako yung mag-represent ng mga OFWs po natin na domestic helpers kung gaano kahirap. Aware ako before kung gaano kahirap yung trabaho ng mga OFWs natin, pero iba pag ikaw pala po mismo yun nandun. Kaya I have so much respect sa ating mga OFWs, as in hands down ako sa kanila. Totoo po, hindi madali yung pinagdadaanan nila doon, and ang daming learnings, yung buong experience. And yun, si Joy, kami nila Ate Kakay, Maymay, and Siga. Kami yung iba-ibang klaseng DH na makikilala mo. So si Joy, siya yung tahimik. Siya yung di masyado nagsasalita, pero trabaho lang siya ng trabaho kasi meron siyang goal eh. So gusto niya mag-ipon lang ng mag-ipon para makapunta na siyang Canada. But tingnan natin kung ano yung mangyari doon. Oo nga! Yes. Diba? Kaya kailangan nila manood. Yes. Correct. Yes. Yan, Ethan Alex. Yes. Si Ethan naman po will represent yung mga kababae nating Pinoy na naging resident na ng Hong Kong. So si Ethan is a bartender. And then talagang all his life, well basically not all his life, parang at an early age, kinuha na si Ethan ng parents niya to be a resident in Hong Kong. So bartender, medyo khaki, medyo happy-go-lucky, walang direksyon. Kumbaga ano lang siya, parang seize the moment. Parang ganun lang si Ethan. But minsan talaga, kagaya nga nung sabi dun sa trailer, minsan talaga may mga taong darating sa buhay natin na magbabago sa buhay natin eh. Yung magpapatigil sa buhay natin na akala natin we're doing a good job going through our destinations. Pero minsan may darating na magpapahinto sa'yo. Sabi, teka lang, parang mas tama yung choice mo na piliin mo ko. Parang nangakampanya yung dating. Parang politiko na. Apo, this coming, naku po, wala. Wala pa in 2 years time. Okay, so eto medyo, ewan ko kung sensitive question, but you can answer if you want. Or sikat lang nating tatlo, kunyari walang ibang tao, so you can tell me the answer. If you were to take someone on a date in Hong Kong, you may or may not tell who you're taking the date with. Saan nyo daw siya dadalhin and why? Out of all what you've been, you've got to Hong Kong. Oo, saan nyo dadalhin? Yung sino, pwedeng gulong nyo na lang sa akin. Tapos hindi ko sasabihin sa mic. Sorry, secret. Akin lang. Okay. Yung kung sino. Text ko na lang sa'yo, tita. Text namin kung sino yung sabihin ni Alvin. Pero siguro, parang same po yung answer namin ni Alvin. Itong, yes. Okay. Kasi medyo mahirap pupuntahan yun. Grabe, hirap yung hinike namin for that. Ilang hours?
2 and a half po, tas nakaganto po kaming damit, not really a proper hiking gear. Kasi we didn't expect na it's gonna be that high. Yes. So, grabe. Pero enjoy, pero sobrang hirap po yung punta. Okay, so maisingit ko lang ha, as of course promoting Hong Kong, in relation to their answer, that what makes Hong Kong not just a concrete jungle. Kasi diba we're thinking of Hong Kong lang just a place to shop, yes, and eat, diba? Great Outdoors is also available in Hong Kong. So we have famous hiking trails for those nature lovers. Pwede rin po mag-hike sa Hong Kong.